kasi parang ano yung likes nyo, dislikes nyo, ano yung personality nyo, individual. Hello po, I'm Shaiki po, MNL48 First Generation Center Girl. And ayun po, bata pa lang po ako, mahilig na ako mag-perform, mahilig na ako sumali sa mga auditions or sa mga contests. And ayun, marami na rin po ako nasabihan ng mga contests, pero hindi pinapalad. Pero ngayon, binigay po sa akin to ni Lord, kaya andito po ako ngayon para mag-inspire ng mga maraming tao. And likes, mahilig po akong kumanta, sumayaw. Tapos dati po, nag-acting din po ako mga extra-extra sa mga teleserye. And dislikes po, wala naman po. Ito po. Next. Hi po, ako po si Abby. So, bago po ako maging isang MNL48 member, mahilig po ako mag-audition. I love acting po tsaka dancing. So, yung pagiging isang MNL48 member po, isa po itong malaking chance sa akin para mapakita ko yung talent ko. Yun po yung like, yung mga likes ko, yung dancing, yung acting, yung singing, modeling. Yun po. In dislikes, wala naman po. Siguro, animal. Ayoko po ng ahas. Nakakatakot po yun. Lahat naman tayo matatakot doon. Yun po. Frog. Yeah, frog. Okay, hello everyone. I'm Stella po. So, before I entered MNL48 po, I've gone through a lot of auditions po for TVCs, mga ganun po. And then, I think my likes po is I'm into watching UFC po, mixed martial arts. Yes, yes. Marami po akong idol na UFC fighters. That's why, kasundo po yung brother ko, yung father ko po. Kaya, ayun po. Teen? Hello po, I'm Teen. Ako naman po, I'm from Iloilo City. I'm an Ilongga po. Before po ako mag-enter ng ML48, marami na rin po akong mga nasalita ng mga competition. Like, ano, mahilig po kasi ako sa pagsasayaw, sa pagkanta po, sa pag-acting, modeling, and as of the same time po, I'm a gymnastic player po, rhythmic gymnastics player. And nag-news casting po, at marami po, I'm a member po of Tribo Panayanan po sa Iloilo, yung Dinagyang Festival. Kaya nakakapunta na po ako sa iba't ibang lugar po, katulad po ng Hong Kong and Korea. Like, ganun po, nag-guesting po kami doon, and yun po, mga likes ko po yan. And sa mga dislikes po ata, wala na rin naman po, katulad po ng mga yun po, animals. And actually po, hindi po ako pet lover, kaya hindi po talaga gano'n. Thank you po. Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Ako po si Alice, MNL48 team captain po. Before po ako mag-join dito sa MNL48, meron na rin po sinalihang mga idol group po. Kaya po, nasubukan ko po sumali ng MNL48 kasi po gusto ko rin po yung Japanese culture, and I was an ambassadress po for Philippine and Japanese po and in Japan. So ngayon po, likes ko po talaga, mga likes po, marunong po akong, mahilig po akong umacting, sumayaw, kumanta, and kasali rin po ako sa mga theater, nag-theater din po, nag-modeling din po ko. So, hilig ko na po talaga mag-perform. Kaya po ako nandito ngayon. And ano rin po ako, isa rin po akong student, BS nursing po ako ngayon. Eh, ako, ayun po. Tapos po, like, dislikes, siguro po, katulad po nila, mga palaka, gano'n. Anyway, yun po. Thank you so much. And hello po, ako po si MNL48 Ella. Ang sa totoo lang po, wala po akong masyadong experience sa ganitong industry. Pero dati po sa school, sumasali po ako sa mga madami activity. Mahilig po ako kumanta, sumayaw, nagbo-ballroom din po ako, and nag-a-act din po ako. Then, kaya po masasabi ko malaking tulong po sa akin ito yung pagsali ko po dito sa ML48 kasi parang na-improve ko na po yung sarili ko dito, na-showcase ko po yung kaya ko pong gawin, kaya yun po. Dislike po, siguro, hindi din po ako pet lover, pero yeah, hindi po ako pet lover. Multo. Sobrang nakakating ko sa multo. Since meron po kami tinitir ang bahay ngayon, kami po lahat, since malayo din po kami sa family namin, taga-Chaong, Quezon po ako. Ngayon lang po kami na pa layo sa family namin, kaya yun po.
Thank you. So hello everyone, I'm Ash, and I'm someone that you could describe as an introvert. So compared to them, I don't really take auditions or anything like that. But I do like singing and dancing, which is why I joined here. And then my likes would be anything that encompasses Japanese entertainment. So Japanese dramas, anime, cosplay, video games, arcade, everything. That's mostly what I like. And then for dislikes, siguro po, scary movies. Hindi po talaga ako nanonood. And haunted houses. Hindi po talaga kaya. Halloween. Thank you so much. Thank you. Could you tell us a day in the life of a part of MNL48? Usually, are you busy the whole day or meron din kayong time for yourselves? Yes, actually po marami ngayon po, lalo na po kami, na-release na po namin yung first single ng MNL48, which ay Takata Gusto Kong Makita. After po, talaga nagsunod-sunod po yung mga guestings po namin at yung mga ganap sa buhay trainings, parang sabay-sabay po lahat, guestings, training, ano po ba, mga recordings. And actually ngayon po, bago po kami pumunta dito, nag-release po po kami para po sa event po namin. Para sa event po tomorrow. Yes po. In addition to that po, nung nakapasok na po kami ng MNL48, official first generation, and kami po, kami 7 and Batsu, sobrang naging busy po kami kasi we conduct a lot of trainings po, such as TV, personality development, voice training, dance training, and ayun po. Tapos nagtuloy-tuloy na po hanggang nagkaroon na po kami ng mga projects. Pero po, MV shoots. Pero po, nung sinasabi niyo po kung may rest po kami sa sarili po namin, meron po, binibigyan po kami ng allotted time para po sa family namin. Saan pwede po kaming umuwi sa mga family namin. Yes. Paano naman yung, ano yung pag-aaral niyo? Paano nyo napasasabay yung sa pagiging MNL48? Yung management po ng MNL48, ano po, nag-provide po sila ng school para sa mga members. Sa half po ng MNL48, nag-school po sila dito po sa malapit sa school. Yung hamunin niya. Yung head niyo. Basta po at alternative training. And meron naman po sa aming college siya po, like Ash and ako po. Ayun po, to Ash. Ano, so yun, for the senior high school students, they're under the alternative learning system po. And then for those who are taking up college, just like me and Alice, ayun, pinagkatuloy po namin yung pag-aaral namin at pinagsasabay po namin sa mga trainings and guestings. Yes. Napanood ko sa YouTube na parang may pumunta sa inyo ng Japan. Yes. Kung saan yung experience na yun at sino-sino yung mga nakuha? Kami po. Dalawa. May itat niyo po kami yung isa po wala po dito. Kumusta naman yung experience niyo sa Japan? Namin ba yung AKB? Yes. Actually po, inibitahan po nila kami na manood po ng world selection nila. Kumbaga, syempre po, hindi po kami kasali doon since bago pa lang po yung MNL48. Pakaka-debut pa lang po namin noon. Talagang binigyan po kami ng time para mapanood namin silang lahat. Lahat po ng sister groups namin. Bangkok 48, Taipei. And yung sister world, groups. Yes, yung world Sanbatsu general election po, ano po yun? Isa po yung selection na sa buong sister groups po ng AKB48 na mapunta po sa isang single po ng AKB48. Tapos pinanood po sa amin doon po kami in-invite po ng AKB48 para po malaman po namin kung paano po kami kapag kami naman po yung sumali doon. Paano po kami i-handle namin yung situation nandun. Ayun po. So, experience natin. Yes, and sobrang saya po. Lalo na yung karamihan po sa aming tatlo po, parang first time po talaga. Ayun, parang lumipad. Tapos sa Japan po, parang nakakatuwa po na na-reach namin yung mga ganong dahil sa MNL, sa mga opportunity po, dahil sa MNL48. Yes. As a member of MNL48, ano yung mga bawal at sa inyo? Terms ako, bawal ba sa inyo yung kalorong boyfriend? Speaking of boyfriends po, meron po yung golden rule, no boyfriends po. Love band po yung tawag doon. Paano kung sumali kayo may boyfriend, kailangan niya yung mag-aaral? Hindi pwede maging member ang isang girl kung may boyfriend. Kasi po before pa lang po na i-conduct yung
yung audition for MNL48, talaga po nakalagay na po talaga no, sa rules and regulations na bawal po ang may boyfriend, bawal po ang may anak, bawal po yun po, bawal po talaga. Talagahan na lang po. Youth, yung mga kabataan na talaga po yung mga sumali dito. Wait, additional question lang daw. May loopholes kasi yan eh. Kailan, like, official boyfriend, yun lang ba yung bawal? Or like, MU or kasi... No, as in, bawal na ba? Yes, para po makarelate din po sila sa amin. Kaya po, kailangan po namin maging strict po talaga sa rules na sinabi po sa amin. Kailangan po namin. Yes, because we're idol po kasi. Po, idol. Kahit makapag nga lang po, hindi po pwede yeah. Ganun. Yes. So, we have rules po na kailangan po namin sundin from Japan. Yes, no touch, no random selfies po. Yes, okay. Pwede naman po kaming hawakan kasi po meron po kami kinatawag na handshake event.